Hello, good day sa inyong lahat. Ako nga pala si Teacher Glenn at welcome sa discussion ng mean group data. Dalawa ang method na gagamitin natin. This would be the long method and the deviation method. At ito ang ating group data. So our frequency distribution table contains 5 class interval. And each class interval, meron siyang 5 members. Ang F na ito ay ang frequency with a total of 163. And of course, ang X ay ang ating midpoint or class mark. So bago natin simulan ang computation, kwentuhan ko lang muna kayo ng history ng group data na ito. Alam nyo ba, natuwang-tuwa ako nung college pa ako. Kasi feeling ko malaya na ako. Hindi mo na kailangang mag-uniform gaya ng high school. At ang long hair ay hindi naman pinagbabawal. Nakakagalanin ako sa gabi at alam nyo na, syempre, my cheers pare! Pero ang totoo talaga niyan ay nag-enjoy talaga ako sa college life ko. Yun nga lang, hindi puro aral ang ginawa ko. Kailangan kong mag-duty sa gabi. Hindi bilang isang call center agent, pero bilang isang tagalinis ng CR. Maintenance, kumbaga. So, minsan nagkakape ako at binabasa ko ang notebook ko, ay na-challenge ako na i-compute ang mga palakol na natanggap ko mula first year hanggang third year. At fast forward 15 years later, year 2020, buhay pa rin ang notebook na ito kung saan nakalagay ang group data na ito. So, ayan nga ang history ng group data na ito. Grades ko actually ito noong college pa ako. Hindi ko na maalala kung ilang subject ito. Pero, a total of 163 ang nai-record ko sa mahiwagang notebook ko na yon. So, start na natin. So, ganito ang solution ng long method. Ilalagay lang natin by cell ang mga variable ng numerator at ng denominator. So, again, meron tayong F as the frequency, X as the class mark, and capital N as the summation of our frequency. Para makuha natin ang value ng summation of fx, dapat may column tayo ng product ng f at x. So itong column na ito, fx, yan ang product ng frequency at ng ating midpoint. So using our spreadsheet formula, equals 54 times 77, press enter. We have an answer of 4,158. Yun po ang product ng una nating class interval. So if I drag the formula, it follows na compute na rin ang product ng frequency at ng midpoint ng mga ibang class interval. Ngayon, ang kailangan natin ay summation of the product of f and x. So using our formula, dito sa baba, press equals, sum, open parenthesis, at i-highlight lang natin ang limang product na ito. Press enter. And meron tayong summation or sum ng fx which is 13,576. So, kompleto na ang kailangan nating variables. Balik tayo sa ating solution area. So, ang summation ng fx is equal to 13,576. Ang capital N natin is equal to 163. At ang mean natin, press equals, our numerator is summation of fx divided by our denominator, capital N. Press enter and you have a value of 83.29. At yan nga ang aking average nung nag-aaral ako from first year to third year. Medyo mababa pero tuwang-tuwa ako na nairaos ko ang grado na yan at walang ni isang bagsak at ni isang drop. So ganyan lang kasimple ang long method. Kailangan mo lang ng column ng product of frequency and midpoint. Now we proceed to deviation method. So magiging ganito ang solution area ng ating deviation method. If we look at the formula, meron tayong capital A. Hahanapin natin ang value. Meron tayong summation of FD. Hahanapin din natin ang value niyan. Meron tayong capital N. Hahanapin din natin ang value niyan. At meron tayong I. Hahanapin din natin ang value niyan. Then after that, gagamitin natin yung formula. Click-click lang natin later on. Gaya ng long method. So ano ba ang ating capital A? Ang capital A ay ang assumed mean. Mag-a-assume ka lang ng mean mo. Saan ka ngayon mamimili? Mamimili ka lang dito sa ating midpoint. So kung gusto mong i-assume na ang mean mo ay 77, pwede. 82, pwede rin. 97, pwedeng-pwede. Ang F natin ay frequency. Ang small d ay deviation from A. Ang I ay ang ating class size. At ang capital N, syempre, ang summation ng F. So, kailangan nating mabuo ang column ng FD. Pero wala naman tayong D column. So, ilalagay muna natin ang ating D column dito. At syempre, pag meron na tayong D column, pwede na nating i-multiply ang F at saka D. So, ito ang ating column ng F at saka D.
So ano ba ang deviation? Mag-uumpisa tayo sa ating assumed mean. Mamimili ako ngayon. So halimbawa, super assuming ako na ang average ko, ang mean ko ay 92. So ilalagay ko muna rito, 92. Ayan. So pupuntahan ko ang column ng deviation at doon sa row ng 92, ilalagay ko ang 0. Pagkatapos, kukumpletuhin ko na ang ibang deviation from the assumed mean. So dito, ang deviation from the assumed mean ay minus 1. Dito naman ay minus 2. Dito naman ay minus 3. Sa baba ng 0 ay positive 1. Kung mapapansin nyo, ang deviation method mula dito sa taas ay ascending order. Ascending order yan dahil ang ating class interval ay ascending order din. Meron din kasing ibang libro na ang arrangement nila ay descending order. Kaya descending order din ang value ng kanilang deviation method. So yan ang ating column D. Ngayon, kukunin natin ang column FD. Yan yung product ng frequency at ng deviation. So sa ating spreadsheet, press equals, click natin ang frequency, then press asterisk, click natin ang deviation, then press enter, at ang product natin ay minus 162. So kapag kinopy ko ang formula na ito, ayan, nag-compute na rin siya sa ibang mga class interval. And of course, kukunin natin ang summation ng FD. So press equals and then SUM open parenthesis. Highlight natin ang ating set ng data. Press enter. At ang ating summation ng FD would be negative 284. So dito sa aking solution area, kukopyahin ko yung value ng summation ng FD. Then after that, kailangan ko ring ilagay ang capital N. That is equals 163. Enter. And then ang ating class size, yun yung number ng members per group. That is 5. So kompleto na ang mga values na kailangan ko sa aking formula. So ang mean nito, using deviation method, press equals. And then sundan lang natin ang ating formula. Capital A. Ito yon. Plus, meron tayong bracket dito, pero sa ating formula, open and close parenthesis lang ang ilalagay natin. So, ang katabi niya ay I. Ibig sabihin, i-multiply mo ang value ng I. So, multiply, that's asterisk. And then, i-click mo ang value ng I. And then, puntahan natin yung ating parenthesis. Ito na ngayon ang quotient ng summation ng D at ng capital N. So, ang summation ng D, i-click natin. Ang location is H12. And then forward slash, that is the division. Capital N, that is 163. So, kompleto na ang entries ko ng deviation method formula. So, this is capital A plus, open parenthesis, summation of FD divided by capital N, close parenthesis, times I. Press enter at parehong-pareho ang value sa long method, which is the same as 83.29. So, yan nga ang aking average nung college student pa ako. Proud ako dyan dahil kahit maraming palakol, wala naman akong naibagsak at wala rin akong ni isang drop. So, click the screen on your right. Proceed to the discussion of group data. Maraming salamat!